iluluto ngayon ay alsate. Nandito ngayon ang aking mga ingredients. Pagsasama-samahin ko na sila ngayon. Ito, una, baboy, giniling. Isang kilo to. Ngayon, susunod, ilalagay ko itong namalob ng manok. Mga balong-balong na natatay. Yan. Kalahati kilo yan. Tapos, ito naman yung ating manok na isasama sa alsate. Ito. Ilalagay ko siya. Dalawang kilo. Yan. Tapos, ito yung kalamansi. Ito naman yung paminta. Ito yung patis. Ito yung pickles. Lalagyan natin ng pickles. Susunod, ito yung raisin. Marami kasing ano ito eh. Halo-halo. Para mas masarap. Ito yung laurel. Mga apat na dahong laurel. Tapos, ito yung Chinese sausage. Tapos, lalagyan ko na siya ng itlog. Bali, siyam na itlog. Ay, ilan ba? Siyam nga. At saka, lalamasin ngayon. Kailangan kasi marahe-rahe kasi marami naman yung lalagyan. Mas masarap kasi maraming itlog. Ito ang alsate ng probinsya. Yan. Tapos, sahaluin ko siya ngayon. Hanggang sa mahalong mabuti. Tapos, igigisa ko ito ngayon. Pagkayaring mahalo, ayun, pwede na siyang igisa. Anang mahina na ako, hindi masyadong malakas. Kasi, maninigit siya sa kawali. Lalagyan ko na siya ng mantika. Lalagay ko na yung bawang. Tapos, lalagay ko na yung sibuyas.
bawang, tinuling yung sibuyas. Kasi, ginuling siya. Kaya pinino ko lahat yung inalagay. Kaya, ganda na. Ilalagay ko na yung patis. Ng kamatis kasi nasubukan ko na masarap pala yung may kamatis. Pero dati wala yung nilalagay na kamatis. Yan, malambot na. Mailagay na yung giniling. Yung ano, yung alkate. Pwede naman kasi haluin ito dahil ano, tatakpan ko muna para ano, para makonsya maluto ng bagay. Mahinang apoy lang. Yan. Mamaya, malala na kung ano. Ay, ayun. Medyo kumukulo-kulo na ng bagay. Nalakas ko yung apoy para madali na siyang matuyo. Maano. Maluto. Ayan. Tatakpan ko ulit. Marami kasi ang nakagugusto nitong aking alsate na ito. Kaya subukan nyo lang matikman nyo din. Basta yung ano lang, kailangan pag nagluluto, huwag iiwanan ng matagal, baka kasi manikit. Eh, masisira yung lasa, maglalasang tangi. Kaya ako, pag nagluluto nito, hindi ko masyadong iniiwan. Pagka ano na, nagtutubig na, ayan, pwede na. Iwanan ng bagya. Ibig, pag hindi na dumidikit, ibig sabihin, labas na yung kanyang tubig. Tatakpan ko siya ngayon. Para, sandali lang manuluto ito. Malambot kasi yung manok eh. Ayan, ano, hindi na pala nanuluto. Ay, naninikit. Kasi meron na siyang katas eh. Ngayon kung lasa na yung kalamansi. Isa, lalagay ko na lahat. 30 piraso kasi ito eh. Eh, baka ako umasi. Ayan.
kailangan ito yung matuyan eh, para masangkot siyang mabuti. Kasi, nandiyan ang buhay nung ano, nung ansate. Pagka kasi ito, eh, hinango ko nang may sabaw na ganyan, nang hindi natuyan, madali siyang bumula. Amoy, ano, amoy panis. Kaya kailangan, yung ano siya, yung tuyo-tuyo, bago ko siya hanguin. Bago ko siya lagyan ng ibang dagdag. Mantika na yung lumabas. Ganyan ang paggawa ng ano, ng alsate. Para hindi siya bumula. Kahit na abuti ng mga tatlong araw yan, na hindi nyo i-freezer, hindi masisira. Saka ilalagay ko ito. Carrots. Ito yung bibis sausage. Tapos, ito naman yung cheese. Pag nasangkot na siya, lalagyan ko ng konting sabaw. Lalagyan ko siya ng konting sabaw. Ito, lalagay ko atas ng pinya. Lalagay ko na rin yung patatas. Lalagay ko yung bits. Saka yung gatas. Kumukulo-kulo. Dalawang embak. Kaya baka isa't kalahati lang. So, sobra yung sabaw. Pag siya eh, kumuro ng kumuro. Luto na siya. Nalagyan ko ng konting gatas. Kasi ganong may cheese. Madali na siyang maniit eh. Kaya inyo holy grail cheese. Kasi madali siyang maniit.